Ang 2023 FIBA World Cup ay isang napakahalagang event para sa Philippine basketball. Sa pagkakataong ito, lahat ng mata ay nakatingin sa atin. Bilang pangunahing host ng event at syempre bilang isa na rin sa mga makikipagpukpukan sa mga naggagalingang mga basketball countries. Aabangan nila kung mahihigitan na ba natin sa pagkakataong yon ang performance ng 2014 Gilas o magiging masalimuot na naman itong World Cup na ito katulad noong 2019. Para sa akin, mahalaga talaga ang preparasyon para sa ating national team upang muli tayong makapagpasikat sa World Cup. Kaya yon, ngayon pa lang, umpisahan na nating pag-usapan ang mga manlalaro na posibleng maging miyembro ng ating bubuoing World Cup team. Sa ating first episode, si Dwight Ramos ang napili kong pag-usapan. Meron ang nakalinya na 10 mga players siguro para sa ating serya na ito. Kaya kung gusto nyong mapanood yun, please like the video, mag-subscribe ka na rin kung bago ka pa lang. Dwight Ramos, ang isa sa mga pinakatinututukan kong mga prospects sa ngayon para sa ating national team. Naglaro na ito sa ating senior team na Gilas Pilipinas noong first window ng 2021 FIBA Asia Cup Qualifiers kung saan nagtala siya ng 5 points, 5 rebounds, 2 assists at 2 steals, shooting 50% sa field. Kontra yan sa bansang Indonesia. Pinakanagustuhan ko sa kanya ay yung husay niyang pumasa at yung mismong laro niya na big guard kumbaga. Biruin mo, 6'4", 6'5 na point guard. Hanap yun, diba? Parang mga European at American guards lang. Bagay na bagay para sa 2023 FIBA World Cup. Sa ngayon, 21 years old na itong si Dwight Ramos. Lumaki siya sa California, doon sa US. Naglaro itong si Dwight sa isang Division 1 college school na Cal State Fullerton at pati na rin sa isang Division 2 school na Cal Poly Pomona. Matapos noon ay na-recruit na siya ng Ateneo Blue Eagles para maglaro sa UAAP. Sina Coach Tab Baldwin daw mismo at ang team manager ng Ateneo ang kumumbinse kay Dwight na lumipat. At yun, ngayon, eto na, eligible nang maglaro si Dwight sa Ateneo dahil tapos niya na ang 1-year residency na requirement. Hindi na rin ganun kabata itong si Ramos, hindi ba? Malapit na rin siyang maging eligible sa PBA. Naglaro na rin siya sa Gilas Pilipinas kaya't hindi niya na kailangan pang isipin ang iba pang requirements sa PBA draft. Pero yun nga ay kung gusto niya bang magpa-draft kaagad sa PBA. Hindi natin alam. Maraming options lalo may bagong bukas din na pinto para sa mga Filipino players doon sa Japan B-League. Basta ang sigurado pa lang sa ngayon ay magiging malaking asset ang isang Dwight Ramos sa isang PBA team at syempre sa ating national team. Sabi nga ni Coach Sandy ng Ateneo, napakasimple lamang daw maglaro ni Dwight. Walang sayang na movements. Mahusay din daw bumasa ng sitwasyon. Mahusay pumasa, malakas, agile, can play multiple positions, at maganda pa raw ang ugali. Maganda rin ang tira nito sa labas. Hindi niya nga lamang naipakita noong first window ng qualifiers pero matinik to. Para tayong magkakaroon ng isang poor man's Bogdan Bogdanovic. Lalo kung ma-improve niya pa ang outside shooting niya ng D-hammock, di ba? Well, sana lang ibigay sa kanya ang posisyon kung saan siya komportable. Kadalasan kasi sa atin, kapag ganito ka kalaki, baka ibaba ka hanggang power forward, di ba? Pero sa Ateneo, mukhang hindi naman nila gagawin yun. Ewan ko lang pagtapos niya sa UAAP. Ayon mismo kay Dwight Ramos, hindi raw talaga siya one-dimensional na player. Wika niya, "I can do more than that. I'm multi-positional, so whatever they need me to do, I'll do it for them. Rebound, defend, score, pass." Galing ito sa interview ng Spin.ph kay Dwight Ramos. Excited na ako sa player na ito. Sana tuloy-tuloy ang improvements niya. Sigurado ako maraming beses pa itong magsusuot ng Pilipinas jersey and I hope pati sa 2023 FIBA World Cup. Yun mga pare ko, ikaw, anong opinion mo kay Dwight Ramos? Komento lamang yan sa ibaba and please like the video kung gusto mo pa ng sunod na episode nito. Mag-subscribe ka na rin kung bago ka pa lang ha. This is W Gameplay. Thanks for watching mga pare ko. Bye-bye.